Sir Monokson, sa Your TV. Sir, baka pwedeng may isa man lang na makapaghayag sa kanila okay. Nung mga nangyari doon. Sabi. Good afternoon po. I'm Ronald Cardema, chairman of the 38. And we went there last Saturday because we were going to Luneta talaga. Pero naisip namin na that was not an, a regular EDSA celebration. That was a gathering of anti-Duterte rallyists and some of the leaders there are planning or they want President Duterte out from out of Malacañang. So we wanted to show our support for the president, and we had we went to the tarpaulin shop. We designed the tarpaulin. It stated that we support President Duterte, and we went there. But hindi naman kami dun sa People Power Monument mismo. Wala rin kami sa mismong sidewalk. Nandun kami sa mismong karsada, kung saan dumadaan yung mga sasakyan sa EDSA. So our audience there were the commuters and the yung mga nag-traverse sa EDSA because we believe that many Filipinos there traveling along EDSA are supportive of the president. And sila naman, nakaharap naman yung stage nila sa White Plains. Kami nakaharap mismo sa mga sasakyan sa EDSA. Nagulat lang kami kasi lumapit nga siya, Mr. Jim Paredes. Tapos, nung papalapit pa lang siya, he was making funny faces. Ganun-ganun siya, naikot-ikot siya. Sabi niya, trolls kami, physical trolls, parang robots. And siya, gusto niya makipag-argue, gusto niya makipag-debate. Kaya lang, hindi naman kasi kami talaga nagpunta doon to debate him o to debate anybody. Gusto lang talaga namin ipakita sa mga dumadaan sa EDSA that there's this pocket of support for the president along EDSA. So we had the banner stating our support for the president. So yun lang po yung gusto namin. Kaya lang sir, nung lumapit po kasi si Sir Jim Paredes, talagang isa-isa, nilalapitan niya kung ano po sinasabi niya. So kami naman, pinapabayaan lang muna namin siya. Ang siguro naging problem lang po, kasi sikat siyang tao, at ginagawa niya yun paulit-ulit sa harap ng ibang tao. So yung ibang kasama niya, parang naglapitan na rin. Tapos yung iba parang, yung malapit sa kanya, parang siyempre, naging intense kasi ito nga naman yung famous guy, parang nagwawala na doon, galit na galit ko ano sinasabi. So maya-maya, hawak naman namin yung tarp. Bigla kaming, yung mga nakapalibot kay Sir Jim Paredes, bigla kami hinataw sa tiyan, tapos sabay kuha ng tarpaulins. Parang uwi ng the stomach para to distract us from our holding of the tarp, tapos kinuha na yung tarpaulin. So tinatanong namin kung pwede ibalik kasi ginastos rin namin yun kahit mga 700 pesos. Kaya lang hindi na mahanap nandito sa parang part ng crowd nila. Tapos, ang dami nila sinasabi, kumbaga, sabi nila, President is an evil man, why are we supporting him, we're the future of the country, are we not idealistic, parang ganun-ganun ba. Kami naman, kaya hindi naman namin sinasagot. Kasi, kumbaga he's the president of the land. He was elected just last year lang. And siguro, as it is the duty of every nationalistic youth leader, Filipino youth, to support the duly elected president of the land. So, kahit ano sinasabi niya, paulit-ulit, hindi na rin namin po masyado pinapansin. Kaya lang, feeling po talaga namin yung ginagawa ni Sir Jim Paredes, yung po yung nakapag, parang nakapag, hindi naman motivated. Parang nag-spark dun sa mga nakapalibot sa kanya to do that, to grab, to hit us on the stomach. So, hanggang ngayon, bumabanat pa rin po siya sa parang Twitter, social media. Kahit kanina, yung interview kami sa studios, hindi naman po kami kasi talaga galit sa kanya. Kumbaga, siya lang naman po talaga yung gumawa lahat nun Kumbaga, gagalit siya, ba't siya binabash? Siya naman po lahat nagsalita nun Hindi naman, nakatingin lang po kami sa kanya Tsaka syempre, kinakabahan rin po kami ng konti. There's this famous guy, known throughout the country, who is, ang dami-dami sinasabi sa amin, may 1,000 tao sa likod niya. So syempre, nakatingin lang kami sa kanya. Pero,
Siyempre, tinatataga namin yung loob namin kasi kahit kakaunti lang kami, inisip namin na we're here to, ano, to show our support for the president of the land. Not for any criminal, not for any drug lord, not for any armed group. Pag kami kakabahan, we're supporting the president of the country, the leader of ASEAN, the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. So, we're here in, sabi namin, we're here in EDSA. Kumbaga, this is, kung talagang pinuprove ni Sir Jim Paredes na, o pati nga dito EDSA to, parang gano'n ang dating eh, pati nga dito EDSA to. E di ba EDSA is, ano, is beacon of free expression? So, wala naman kaming ina-express na galit kami sa kanila. Ina-express lang namin, let's support the president of this country. So, hindi ko po alam kung bakit masama pala yun. Medyo nasasamahan siya doon. So, nung nagtanong kami, sabi niya, oh, ano, magsalita kayo, mga duwag kayo. Wala kayong masabi, lahat niyo trolls. Ganyan kayo, mga wala kayong utak. Eh, parang kayo yung nasa social media, gano'n. Hindi na lang muna namin pinapansin masyado. Tapos nung parang pinipilit niya ako magtanong, ang naisip ko lang yung tanong, Sir, are you a Filipino citizen? Kasi parang nakita ko sa social media. Parang hindi. Sabi niya, yes, I'm a dual citizen. I'm a senior citizen and I'm a Filipino citizen. So, tapos parang nagwawala pa, wala pa uli siya doon, nag-iikot-ikot pa siya. So, yun na po. We went there kahit na, syempre, nakakakaba naman. Pero ano po kasi eh, kaya naman maluwag rin naman sa puso namin pumunta doon. Kasi, EDSA nga yun eh. There's no one group was the monopoly over EDSA. EDSA is the beacon of free speech, free expression, and the thing that we were expressing was support for the president of this country. Paano naging masama ang pakita ang suporta sa presidente? So ibig ba nilang sabihin, dahil galit sila sa Pangulo Duterte, wala pang isang taon ng Pangulo Duterte, in the next 5 years, ganyan lang gagawin yung Jim Paredes, awayin ng presidente, awayin ng presidente, isipin mo paano matagal itong presidente ito. So hindi siya nakakatulong sa bansa natin. No? So, kung pwede nga lang makipag-debate doon, kaya lang, ay, baka lalo magwala si Sir Jim Paredes o pag-debate pa doon. Pero inisip ko, tanong sana sa kanya, Sir, ano ba, parang, meron po bang nakatitulo sa inyo dito sa EDSA? Dahil parang, this is EDSA, what are you doing here? Parang ganun ang dating sinasabi po niya. So, sana naman po, parang, kasi nakita rin po namin sa Twitter niya eh. Naka-announce doon na, I'm inviting everybody to go to EDSA. From all colors, you're free to come here. Tapos nung dumating kami doon, galit na galit siya. E wala naman kami sinasabing ikulong ng mga from the previous administration. Kahit ano, wala kami ganun sinasabi. Sinasabi lang namin, supportahan po ang Pangulo ng Pilipinas. Tsaka pinapakita po namin yung tarp namin sa commuters ng EDSA. Kaya lang po, yun, nag-alit si Sir Jim Paredes. Pero ngayon po, baka nagagalit pa rin siya. Kaya lang po lumaki ng lumaki issue. Dahil naging viral po yung kanyang pagwawala. So, yun lang po. We just wanted to show our support for the president of the land. I think it is the duty of every Filipino citizen to defend the president of the land, to defend the government, and for our country to finally move on. If you really want to look at EDSA, EDSA was supposed to be a change for the change of Philippine society, di ba? Kaya lang ba't after 30, I'm 31 years old, and 31 years na yung EDSA. Bakit after EDSA, we're still ano, a third world country? Bakit in the past 31 years, we were already overtaken by our ASEAN neighbors? Kumbaga, gusto naman natin lahat umunlad yung bansa natin. Kaya lang, ano eh, parang ang gulo kasi, daming nagbabanatan, daming ganyan. So, kung pwede nga lang, lahat tayo mag-abroad eh. Gumanda buhay natin abroad eh. Kaya lang, hindi naman natin kaya, ang pangit. Pero, when we go abroad, gumaganda yung buhay ng mga Pilipino kasi magagaling yung mga Pilipino eh. Pero dito kasi parang may crab mentality eh. Kaya elect lang ang bagong presidente. Binabanatan agad. Kahit nung first month niya, ganun. Siyempre, mahirap maging presidente. Mahirap, ang daming trabaho kailangan gawin. So, he needs the support of 100 million Filipinos. And maraming salamat po sa pag-invite sa amin dito, Sojan Kalida.
And we look up to you and other patriots here because you're really defending the Republic. And thank you po sa pag-invite mo sa amin.